Hey guys, kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana sa mabuti kayo. Kita nyo naman guys, ang ganda sa labas. Ang ganda ng paligid. Ang ganda ng sikat ng araw. Para makita nyo na maganda yung sikat ng araw at talagang sobrang liwanag, tatanggalin ko yung ND filter ko ha. Para makita nyo na maliwanag talaga. Yan o, yan ang itsura nyan pag walang ND filter. Kaya importante na meron to. So, bright talaga siya. So, hindi muna ako mag-start mag-video. I think guys, ipopostpone ko muna yung paggawa ng video kasi yung anak ko umiiyak. Kailangan ko muna patulugin. Okay, mamaya na. He's out. So medyo lalayo ako ng konti para hindi niya marinig yung boses ko pag nagpa-vlog ako. So eto na. Umpisa na natin yung vlog. Yun, ang video na to ay para doon sa gustong gumawa ng video. Kung ikaw nag-uumpisa ka pa lang na gumawa ng video at wala kang idea, eto yon. Ah, hindi pala basta video lang to. Good quality videos. Maganda na naumpisahan natin yung mga video natin sa tamang way at yung tipong parang pang professional na talaga yung dating. So umpisahan natin ng ganon para at least, di ba, mag hindi man masyadong maganda yung kalabasan ng video mo ngayon dahil halimbawa kakulangan sa equipment, ganyan, cellphone lang gamit mo, pero at least may idea ka na para pag halimbawa may pambili ka na sa susunod sa magagandang camera, sa susunod na video mo, mas maganda na, mas malinaw na, at saka mas alam mo na yung proseso. Paano mo ba masasabi na maganda yung quality ng isang video? Ang magandang quality ng isang video ay syempre maganda yung mga footage at saka yung sound and music. Tapos syempre maganda rin kapag maganda yung content. So pag nagsama-sama yung tatlo na yan, talagang ayun, angat na yung video mo. Nasa tao na lang yun kung paano, ng ori nila. Wala na sa'yo yung problema. Audience na lang ang hihintayin mo. Pero at least ikaw, ginawa mo yung part mo para maging maganda yung quality ng mga footage mo, nabibigyan sila ng magandang quality ng mga video. Of course, madaling gumawa ng video. Kuha ka lang ng cellphone mo, videohan mo yung sa paligid mo, videohan mo yung sarili mo, kung may gusto kang sabihin, upload mo. Yun na yun. Tapos na, wala na tayong pag-uusapan. Pero kung gusto mo ng good quality ng mga videos, eto ang kailangan mo. Ang number one na kailangan mo malaman ay yung settings. Syempre, I assume na meron ka ng camera dyan. Pero kung cellphone lang ang gamit mo at cellphone lang meron ka ngayon, okay lang yan. Pero magagamit mo pa rin itong video na to in the future pag meron ka ng DSLR camera. No? Pagdating sa settings ng camera, ang kailangan mong malaman, syempre yung frames per second, shutter speed, aperture at saka ISO. Yan pa rin yan. Yan pa rin yung pinaka basic na kailangan mong malaman. Tapos saka na yung mga color grading. Sa frames per second, meron tayong 24 frames per second at saka 30 frames per second. Yung 24 frames per second, ginagamit yan sa mga cinematic na video, yung sa mga movies, dun ginagamit yan. Yung 30 frames per second naman, ginagamit to sa mga live streaming, TV shows, sports, yun, dun mo siya mas madalas maikitang ginagamit kasi yung movement ng 30 frames per second parang mas tama dun sa nanonood. Yun, tapos kung gusto mo naman ng slow mo yung shot mo, meron diyang 60 frames per second at saka 120 frames per second. No? Pag ginamit mo to, kaya mong slow down yung video mo para mas magkaroon ka ng mas cinematic na mga movements para sa B-rolls mo or para sa kahit sa mong trip na gamitin.
ang shutter speed naman, para makuha mo yung tamang shutter speed, kailangan mo i-multiply yung frames per second mo sa dalawa. Halimbawa, 30, bali ang magiging shutter speed mo ay 60. Hindi katulad sa photography na mag-iiba-iba ka ng shutter speed depende sa situation. No? Kung gusto mo ng motion, babaguhin mo yung shutter speed mo. Kung gusto mong ma-freeze yung subject mo, ibabaguhin mo yung shutter speed mo. Meron akong ginawang video tungkol dyan. Ililink ko na rin dito para makita ninyo. Yung aperture naman, guys, depende yan sa lens mo. Pero hanggat maaari, yung aperture mo ay at least yung meron siyang 1.5, f1.8, f2, ganun. Ang aperture natin pagdating sa video, depende sa kung ano yung gusto mong gamitin. Tapos yung ISO naman, syempre low as possible, parang kagaya ng pagdating sa photography, hanggat maaari, mababa yung ISO natin para hindi siya mag-introduce ng maraming noises. No? Para ako natutusta dito, mainit talaga guys, masakit na yung mukha ko. Pangalawa yung lighting, liwanag, ilaw. Yan, pagdating sa photography at videography, ang lighting talaga ang pinaka-importante. It controls everything. Meron tayo mga sources ng ilaw. Syempre, ano pa ba? Merong natural na source ng ilaw. Katulad nitong sa akin ngayon, nandito ako sa labas. Yan yung source ko ng ilaw. Sun. Tapos, meron namang yung mga artificial light na ginagamit sa studio pag halimbawa madilim or gabi, kailangan mo ng artificial light para mabigyan ka ng tamang liwanag. Kung gusto mo ng cinematic na mga videos, ang ilaw din ang i-adjust mo dyan. Pag halimbawa gusto mong nakakatakot, syempre madilim. Kung gusto mong masaya yung scene mo, syempre kailangan yung maliwanag din, yung bright. So depende rin sa gusto mong ipakita, and ilaw ang magdadala nun. So yun, ano ba yung mga example ng mga ilaw na pwede natin gamitin pagdating sa, abo, nasa studio tayo. Meron dyan mga softbox. Ito yung parang square na kung nakakita na kayo, tapos parang pakurba yung likod. Yun, softbox ang tawag doon. Tapos meron ding ring light. Yung ginagamit yun para sa mga, mostly mga nagme-makeup tutorials, yung mga nakabilog na ganun, ring light yung tawag doon. Tapos meron ding LED lights. Yan. So yan yung mga artificial light na pwede mong gamitin para mabigyan mo ng buhay at detail yung mga videos mo. Eto guys, sound and music, no? Pangatlo na tayo, moving forward na, no? Kahit natutusta na ako dito at saka medyo malamig sa paa kasi wala ka sa Denmark kung hindi malamig. Yun, may araw nga pero kailangan nakasuot pa rin ako ng bonnet, nakadoble pa rin yung jacket ko, makapal pa rin yung suot kasi malamig pa rin yan. Pag umahangin, malamig yan sa balat. Tapos sa tenga, malamig yan. Parang medyo manhid na nga yung tenga ko. Pero may araw yan. Magandang weather na yan pagdating dito sa amin. Bakit ba mahalaga ang sound and music sa mga videos natin? Ang sound and music ang magbibigay ng mood. At saka ito rin ang sisira o magpapaganda ng mga video natin. Kasi kung mali yung sound na ginamit mo para sa video mo, hindi rin ma-appreciate ng audience kung ano yung gusto mong maipakita. So importante na piliin natin ng tamang sound sa tamang scene, sa tamang moment na gusto mong ipakita sa video mo. Meron akong ginawang video tungkol sa kung saan ba tayo makakuha ng mga music and sound. Ililink ko na rin dito para meron kayong kung gusto nyo gumawa ng video, meron kayong pagkukuhanan. Kapag gusto mo naman gumawa ng dialogue, halimbawa kagaya itong ginagawa ko, dialogue to, nagsasalita ako sa harapan ng camera, kailangan mo na magandang quality ng sound din na mag-absorb ng boses mo para maging malinaw. Ang kailangan mo dyan, shotgun mic, or kung gusto mo ng kung wala kang shotgun mic, meron ding lapel mic, yung ginagamit sa mga wedding, yung kinakabit sa groom at saka bride na maliit, tapos may wire, tapos parang merong square na box na nilalagay sa bulsa or sinasabit. Yun yung lapel mic. Ginagamit yung para makuha yung sasabihin ng groom at bride para pag pinanood mo na yung SDE, maiyak ka. Ganun yun. Ganun ang silbi nun. Yun. Tapos yung shotgun mic nga, ginagamit to mostly ng mga nag-YouTube, ng pag may speech, kung ayaw mo nang mayroong mga nakasabit-sabit sa'yo, shotgun mic ang gamitin mo. Mag-invest ka dyan kasi ang built-in mic na nanggagaling sa camera,
or sa cellphone mo, eh hindi maganda yan. Pero kagaya nung sinabi ko, no, kung wala kang pambili pa ng shotgun mic or kung anumang magandang external microphone, eh okay na yan. Okay na muna yan. Kung cellphone lang gamit mo, okay na muna yan. Huwag ka ma-intimidate sa kung ano yung meron yung iba na wala ka. Gumawa ka muna. Importante mag-start kang gumawa ng video sa kung ano yung meron ka. Tapos, later on, kapag talagang eto yung gusto mong gawin at di ba? Gusto mong iangat yung quality ng mga videos mo, yun, mag-invest ka na sa microphone at sa ilaw, yan. So, unti-unti. Para makita niyo yung pagkakaiba ng built-in mic na nanggagaling sa camera at saka yung galing sa external microphone. Maingay sa paligid ko ngayon kasi nanonood si Dakila, pero makikita niyo na boses ko yung malinaw or maririnig niyo na ang boses ko lang ang malinaw. So, eto na, tatanggalin ko yung external microphone na ginagamit ko at gagamitin ko yung built-in mic na nanggagaling sa DSLR. Eto guys, painggan nyo, eto yung sound na nanggagaling sa built-in mic ng camera. So yan, malamang sa malamang, I assume kasi hindi ko pa napapainggan to, rinig nyo yung paligid, rinig nyo yung sound ng TV, tapos malamang maraming echo yan na masasagap. Yon. So, hindi okay, di ba? Eto na, panghuli na tayo guys. Pagkatapos siguro nito, luto na ako dito. Ang init sa mukha eh, hapde. Tim ko na agad. Naiihi na rin ako eh. Panghuli na tayo. Doon tayo naman sa software. Yan. Ano pa? Software. Yung pang-edit. Para saan ba yung mga footage mo? Yung knowledge mo sa lighting? Mayroon ka mga sound? At saka maganda yung quality ng dialogue mo? Kung wala ka naman pang-edit, para saan yun? Diba? So, importante na meron din tayong pang-edit. Kung cellphone ang ginagamit mo, marami mga apps na pwedeng gamitin dyan para sa makagawa ka ng video, as long as kaya niyang pagsamasamahin yung mga footages na hiwa-hiwalay tapos mapatungan mo siya ng sound, okay na yon kahit anong editing software. Pero syempre katagalan, kung lumago na yung channel mo or naging career mo na yung pag-video, worth it na mag-invest ka sa mga pang-professional na editing software kagaya ng Premiere Pro, Final Cut Pro, at kung ano-ano pa. Kung gusto mong malaman kung ano yung ginagamit ko na software, ang ginagamit ko ay Final Cut Pro 10.3. May kalumaan na to, pero okay pa naman. Nagagawa pa rin naman niya yung trabaho niya na pagsamasamahin yung mga footage ko at malagyan ko ng music. Okay pa naman siya, so yun pa rin ang ginagamit ko. Oh, nay! Nay, guys, hindi pa pala yun. Hindi pa pala yung huli. Meron pa pala. Isasama ko to. Importante to, guys. Kasing importante din to ng lahat ng mga settings ng camera mo, lighting, sound, software. Mahalaga din to na mag-umpisa tayo ng tama. So, ang panghuli natin talaga, hindi pa yung software, no? Ang magiging panghuli nating tip para sa inyo ay magsulat ka ng script. Magsulat ka ng script. Kung halimbawang itinetesting mo lang yung camera mo, mano ba naman na magsulat ka ng script? Ito yung gusto kong kuhanan na shot. Ito yung gusto kong kalabasan ng video ko. Si script kasi nandyan yung title, yung content, at saka yung ending. Tatlo lang yan na dapat mong sundan. Magiging guide mo yan sa paggagawa ng video. Sa title kasi, makikita mo na agad doon kung ano agad yung magiging laman. So, pag sinabi natin, halimbawa, ang video na to ay tungkol sa paggagawa ng video. So, ang laman nun, yung tungkol sa title mo kung paggagawa ng video. Tapos yung ending doon, syempre kung halimbawa para sa YouTube, syempre doon ka na magsasabi na mag-subscribe sila, mga ganun, no? So, importante na meron tayong script at mag-umpisa tayo ng organize para at least maging practice natin yun at maging habit natin yung magandang way na ganun. Wala na ako nakalimutan yun, na yun yung kailangan mong tandaan, yung camera settings, unang-una yan, lighting, sound and music, tapos yung editing software mo, syempre, at saka yung magsulat ka ng script. Lima yan na dapat mong tandaan para maagawa ka ng good quality videos. Hindi lang basta video, good quality videos. So sana may natutunan kayo guys, no, sa panonood ng video na to. I hope na sana meron talaga. And
What can I say? Like, comment kayo. Subscribe kayo kung hindi pa. And we'll see you sa sunod na video. Okay? Bye-bye. Matatapik ko na ulit ngayon yung camera kasi malapit siya sa akin. Wide yung ginagamit kong lens. Malamig na. Grabe, namamanid na yung kamay ko. Kailangan ko na siguro magsuot talaga ng gloves. Malamig na guys. Kaso tulog pa si Kila. Mukhang napasubo ata ako dito . Malamig na. Kailangan kong hintayin magising to . Tapos naiihina ako. Patay tayo nito.